natin sa music is symbols of sharp and flat and natural. Okay, so before that, okay, so bago tayo mag-proceed sa aking lesson, we will have our review. Okay, so dito sa chart na to, okay, so ibibigay ang pitch name sa F flat sa iba pa ng bawat nota. Okay, so so tatawag ako ay tataas ang kamay. Okay, tataas ang kamay na masasagot. And then susulat dito kung ano ang pitch name. Okay, so tataas ang kamay na masasagot, pumunta dito at isulat ang pitch name sa F flat sa ibaba ng bawat. Okay, tataas ang kamay. Okay, number one. Okay, tataas ang kamay. Ah, sige dito kayo tatawid, tapos pag-anulit kayo, ha? Okay?
Anda na ba kayo? Okay, sige. Okay, ready? Stop muna. Ready? Go! Ang tawag
tawag dito ay D-flat. Kaya naman ang D-flat at C-sharp ay pareho lang ng tunog. Kapag ang mga pitch na E at B ay nilagyan ng sharp, ito ay magiging F at C. Dahil ang pagitan ng E at F at B at C ay isang semitone lang. Kaya kung mapapansin natin sa piano, walang blackies sa gitna ng E at F, B at C. Ganon din na mangyayari kung lalagyan mo ng flat ang mga nota na nasa F at C na pitch. Kapag ang flat at sharp ay nakita sa tabi ng clef, ito ang tatakda ng key signature ng music score. Kung anong pitch na katapat ang sharp o flat sa linya o espasyo ng staff, ang ibig sabihin lahat ng nota sa pitch na ito ay tataas o ibababa ng isang semitone. Halimbawa, sa key signature na G major, may isang sharp sa tabi ng G clef na nakatapat sa linya ng F pitch. Ang ibig sabihin, ang mga nota na may F pitch ay itataas ng isang semitone. Ganon din ang mangyayari kung flat ang may kita natin sa tabi ng clef. Kapag ang isang nota ay nakatapat sa pitch na F, sa key signature na G major ay may natural sign, mawawala ng bisa sa notang ito ang sharp at tutunog sa regular na pitch nito. Oh, sana'y natutunan natin ang function ng sharp, flat at natural sign. Ang iba pang mga music symbols ang ating pag-aaralan sa mga susunod na araw dito lang sa Kantahan Na! Pipili kayo doon sa 1, 2, and 3. So, ang tamang sagot, syempre sila yung manatili. And then, nung hindi naman, syempre, uu. Uuwi daw sila. Okay, uu. Uuwi. Uuwi pa kayo. Matapos ang klase. Okay. So, okay na. So, ito yung representative natin. Si DA. Number 1, si DA. Malakas! Number 2 si si Viva. Okay? So, yun yung ating okay? So, ito ang choices ng 1, okay, 2, and 3. Okay, rules. Set. Upa. Okay. So, ang rules ay pag hindi go, hindi hindi kayo tatakbo. Pag tapos na ang tanong, hindi kayo dapat tumakbo. Hanggang walang 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! Okay, nagbibihan? Apo! Okay. Okay, unang tanong. Okay, unang tanong. Okay. Kapag nakakita kayo dito, sa tabi ng isang nota, ay itataas ng kalahati ang pitch dito. Okay, sa 1, sharp. Sa 2, flat. Sa 3, natural. Go!
D ay ang regular fish. Anong kulay naman ang shark? O plat? Sawa! Sa two! Red? Sa three! Blue! Nota na galing sa sharp of flat ay babalik ito sa regular pitch. Okay? Ano kaya ito? Ulitin ko, kapag nilagyan ito sa isang nota na galing sa sharp of flat ay babalik ito sa regular pitch. So what? Sharp? Sa two? Flat? Sa three? Natural? Go! Okay, so gagamitin natin ang piano para malaman natin kung ano ang gamit na sharp, flat, and natural. Okay, so dito sa chart ng sharp, sa key o sa notang C, so ito yung letter C. Diba? So ayon dito sa video pinanood natin, pag flat or sharp or flat, anong ginagamit? Na key sa piano. Color? Black. Color? White. White or black? Black! Ay, so black. So, pag sinabi bang sharp, ano ibig sabihin ng sharp? Pataas. Pataas. Okay, kung tunog siya ng kalahati, pataas. So, kung ito ang C. Pag nakakita kayo ng sharp sa tabi ng sir. Okay, so pag sinabi, pag nakakita kayo ng C sharp sa tabi ng nota, ibig sabihin siya ay C sharp. Itin ko C, normal na C. Okay. Pag meron siya sharp, ang tawag na sa kanya ay C-sharp! So, ang tunog niya is pataas. So, ito yung C. Itong E. Nakita niyo? Opo. So, anong tunog na nangyari? Tumaas. Tumaas ng o bahag? Kalahati. Bahagya o kalahati. So, pag tumaas ng kalahati, ang tawag sa kanya ay C-sharp. So, itong E na to, ang tawag na sa kanya ay C-sharp. Ano? C-sharp. At C-sharp. Okay. Ngayon. Oh. More example. Okay. D. Okay. So, ang tawag na dito is? D-sharp. At D to D. Sharp. Ano nangyari sa sharp? Tumaas. Ano nangyari sa sharp? Tumaas. Tumaas ng pahagya. Okay. Next. Punta na tayo sa? So, magbabasa kayo ng E. Okay? Ang nota na nasa E, normal ko. Pero pag meron na kayo ng itap, flat, ang tawag na sa kanya ay? E-flat. Okay, po ano nga? E-flat. E-flat. Okay? So, ang tunod na lang, pag ito yung E-flat. Ako nakita yung E. O, ito nakita yung E-flat. O, ito yung E. Okay. So, para maging E-flat siya, ang pipilutin niya ay yung, ano kaya ang tunog niya? Tataas ba siya o bababa? Bababa! So, ito naman yung kanyang. Okay. Ang bumababa? Opo! Bumababa siya? Opo! Okay. E. Tapos, ito. Yun ang E-flat. Okay. Ako ha? So, for example, okay. Oh,
gay flat. Nasa kamay. Oh, tapos, tignan nyo dito kung ano ang punong ng flat. Okay, ito ang A. Saan kaya dito ang A flat? Okay, pumunta ka dito, Patrick. Oh, pumunta ka, Patrick, dito. Pinutin mo yung A flat. Nasa ng A flat? Tama ba si Patrick? Opo! Okay, so yun yung A. Tama ba si Patrick? Nice job, Tapa. Oh, nice. Ano yung nice job? Nice cake. N-I-C-E. Nice, nice, nice. Go! N-I-C-E. Nice, nice, nice. Isa yun naman. Go! So, pag ang natural, ibig sabihin, galing chart, mabalik ulit siya sa original na globe. Oh, okay. Pag ito, C. Okay, C. Ngayon, merong C sharp o sharp sa tabi ng C. Okay, C. So, ito siya. Ngayon, para pabalikin siya sa natural na babalik ulit siya sa original na C. Okay? Nakuha? Kapagwari? Okay? So, malito po? Okay. So, ngayon? Okay. So, magpapakita ko ng flashcard and then pipindutin nyo sa piano application kung nasa okay, that's the kamay. Okay, if you want to answer, go here and we do it. Alin ang B to B sharp. That's the kamay. Okay, sige. O, yeah.
tingnan. Okay, no, that's not Sibla. Okay, okay. Ito binindot siya, di ba? Ito binindot mo? See? Very good. Okay. Meron po ba wala? Wala! Wala! So kapag wala pong black E, ay yung pangalawang E ang ilalagay nyo muna. So itong B, okay? B ay ano na siya? C, black. Okay, ang B ay naging C, black. Malinaw po ba? O, ito, kumbaga. Okay, go next, nakuha. O, ito naman, next. So, gagawin nyo to sa inyong notebook. Saan gagawin? Saan gagawin? Notebook. Okay. So, buksan. O, kunin ang notebook at lagyan ng okay, 1 to 11 sa mid-left and 1 to 10 sa sunod na simbolo. Okay? So, ang sharp, ano ang gamit ng sharp? Hershey. Ang sharp ay tataas ng kalahati ng tunog. Okay, ang tunog. Okay, next. Okay? Ang tunog naman, o ang simbolo naman ng flat. Anong mangyayari kapag mayroong simbolo ang nota ng flat? Oh, Justin. Okay, very good. And last one, ang natural. O, Aaron. Babalik sa dati. Yan, babalik sa dati ang? Okay, very good.